is this a discussion on what kind of system do we need to build in order to replace the capitalist system? Sa ngayon, masahol ang sitwasyon ngayon. Ang nabibigay lamang ng pansin ng lipunan ay yung mga taong may nakapag-aral. Yung taong may kapansanan na medyo angat sa buhay, kilala na. Pero kung hindi kilala, hindi nakapag-aral o mahirap, wala. Doon lang sila sa isang tabi, pobre pa rin lalo, at maiksi siyempre ang kanilang buhay. Isa sa mga balakid siguro para maging masaya at matiwasay ang aming pamumuhay pag may pumapasok na mga illegal logging. Nandun yung threats dahil nandoon na yung mining. Yung rights ng natures ay nawawasak na rin. Dito sa atin sa Pilipinas, halos 78% ang hindi nag-aaral na bata at ang kabataan may kapansanan. Mahigit sa 90% ng may kapansanan sa atin ay walang hanap buhay. Ang lahat ngayon ay nagkukumahog para sa tinatawag na pagbabago, modernisasyon. Pero ano ba dulot nito sa atin? I think that in the Philippine context and in many other contexts, there are these principles that the living well, the Bien Vivir, has that can help us develop a new type of society for our own country. Bien Vivir is a vision of indigenous people in the Andes of Latin America. It means that you want to live in harmony between humans and in harmony with nature. Sa amin po yung Bien Vivir, sa panlalata po namin na bilang isang subanen, ibig sabihin po namin ito ay gumpi-a katubo. Para sa amin, itong gumpi-a katubo or Bien Vivir, meron kaming tatlong pananaw nito. Una, yung tumira ka doon sa sarili mong lupain, sa ancestral domain mo na mapayapa, masaya, walang gulo. Yung pangalawa, tinitingnan namin ito na namumuhay ka ng sa loob ng lupaing ninuno, na yun bang lahat na nakukuha mo galing doon sa kalikasan. Pangatlo po ay tinitingnan din namin dito yung kung papaano namin maipagpatuloy yung kultura namin. Sa amin sa sektor ng magpansanan, yung Buen Vivir, yung kasama kami ng pamayanan ng lipunan ng walang diskriminasyon. Hindi sila tumitingin sa amin o dahil may kapansanan kami o may mga deficiency, no? O kakulangan. Kung hindi, nakatingin kung anong magagawa namin para sa pag-unlad, no? Yung pang-unlad na makatao, makakalikasan. Alam mo, yung mayos na pamumuhay, matatamo ko lang ngayon sa baliktanaw. Gigising ka sa umaga, sa tilaok ng mga manok at ungaan ng mga alagang hayop. Wala kang inaalala na sa dakong tanghali, kung saan ka na naman maghahagilap ng iyong kakainin, sariwang hangin ang nilalanghap mo. At sa buong magdamag, ipinaghihili ka ng langit-ngit o alis-is ng kawayan. Ito ang napakagandang buhay na maaaring isipin ng nasa kalagayan ngayon
ng mga maralitang katulad ko. A bio-society that integrates humans in a balanced way, but also nature. So that is why it's important to look at Vivir Bien, because it's a way to see also that many of the principles that need to guide a post-capitalist society are principles that we already humans developed and that our indigenous communities have preserved and are the stewards of these principles. Sila pwedeng hindi mabuhay nang walang mag-aral sa sakyan, walang mag-aral ng cellphone, pero kami mga katutubo pwedeng mabuhay basta kami matiwasay sa loob ng aming lupain ninuno na walang kaguluhan. Talagang parang napakayaman na namin tapos ang aming kalikasan ay nariyan, hindi nakapreserva para sa aming mga darating na salin lahi. May tinatawag kami dito na yung political structure ng katutubo na kung saan ito ay ginagampanan ng lahat ng mga committee. So nagkaugnay-ugnay lahat yung mga committee na kung saan parang may Department of Agriculture, may Department of Finance, para sa health, may manguyamo kami, tapos may justice system, may palaghusay, may mga pagani or may alimao na tinatawag sa amin ko yung law enforcer o mga defensor. Meron na silang maliit na gobyerno sa loob ng kanilang teritoryo at ang isang elemento ng makauhang niya ay ma-practice ito tong ganitong governance. Pero meron siyang sinasabi rin na kailangan may balance ng partisipasyon ng kababaihan at ng kabataan. Na kung babalikan kasi yung traditional lamang o yung roots, hindi ganito katampok ang partisipasyon ng kababaihan sa ganitong mga sa ganitong governance system ng mga katutubo, particular sa kanila. Hindi lang yung kalikasan, kundi ang labor. Yung dalawa na yan ang parating. At pagka hindi minenos yun, hindi mag-accumulate yung kapital sa isang panig. We are trying to do na ma-maintain yung sinasabi kong gumpi-a katubo or Buen Vivir. So, mini-maintain namin ito sa pamamagitan ng sustainable development. So, as of now, na instead yung pagmimina, we are trying to enter into alternative way of sustainable agriculture. Ang gusto ko lang iminsahe, tulad ng sinabi ko kanina, sana sa kilusan, ano, sa civil society, magsimula tayo sa atin yung pagbabago na isama yung mga talagang nakaligtaan o mahinang sektor, katulad namin. Para rin sa kabukasan, hindi lang kabukasan sa mga kabataan ngayon, kung hindi tinitingnan din namin yung ano pa yung pwedeng ihabilin namin doon sa mga susunod pa na mga henerasyon. Madalas kaming pinagsabihan na anti-development kasi bakit ayaw namin ng pagmimina, maraming pera, pero alam naman natin sino lang yung makabibenefit ng maraming pera, hindi naman kami mga subanen kung hindi yung mga pagmamayari ng mga minahan. So, ito yung alternatibo na ginagawa namin. So, hindi lang sa ngayon, para rin po sa mapagbigyan ng sapat na edukasyon yung mga kabataan. Maabot lamang ito mula sa itaas pababa at mula sa ibaba pataas, magsasalubong ito. Ang ibig kong sabihin, kung meron lamang tayong pinuno na talagang may patriotismo at may malasakit sa kanyang bayan, sampu ng mamamayan ito, maabot natin ito. At mula naman sa ibaba ay magkakaroon ng pagbabagong isip ang mga mamamayan na hindi nila dapat o hindi sila dapat mahirati dito sa isinalaksak sa mga kaisipan nating edukasyong kanluranin. Mula sa ibaba,
at mula sa itaas magsasalubong ito, kaya natin itong marating. Ang tama, payapa, magandang pamumuhay o tinatawag nilang Buen Vivir. Under Buen Vivir, the more important thing is to live in community, in the broad sense of community of humans and nature, and to seek solidarity and complementarity between each other. Not exploitation, not competition. Vivir bien means to live well, not better than the other. Not try to have more, not try to grow and grow forever. To acquire what is necessary to fulfill your basic needs and to seek balance and not always try to be more than the others.